What's up mga Lodi? Welcome back sa ating channel. Balitang hip-hop tayo mga Lodi. Husky, ipinaliwanag kung bakit matagal mag-upload ng mga laban ang Flip Top. Batas, nagulat sa performance ni Sheernan sa laban nito kay Sixth Threat. Kamakailan nga ay pinag-usapan online ang naging laban ni Sheernan at Sixth Threat na kung saan ay nagpamalas ng husay ang dalawang MC. Sa latest video nga ni Batas sa kanyang YouTube channel ay nireview niya ang laban ni Sheernan at Sixth Threat. Base nga sa kanyang judging, ang nanalo dito ay si Sheernan. Dito rin ay tila ikinagulat ni Batas ang malakas na performance ni Sheernan na ipinakita. Front akalang, in short, sabit! Kaya ka lang kinuha ni Kuya Andrew kasi humahanap siya ng pangit! Wala kang panama kung usapang diskarte at pagmamahal. Ultimo grupo mo, hindi mo kayang dalhin. Pagtapos nito, uuwi ako may 6 digits. Ikaw nasa 3 digits pa rin. Babe. 6 digits, 3 digits. Hanip ka, share na na. Tang ina, hindi ako sanay. Dahil ako lang. Solid, solid. Ano lang. Kumbaga, extra impressed ako. So, itong round na to, para sa akin kay Sheernan yun. Maganda yung rap ni Sixth Threat pero parang ang daming pinunto ni Sheernan na effective. Maayos din yung pagkakagawa niya. Kumbaga, hindi siya basic na sulat lang. Mas ano na, mas advanced na, solid. Itong dami. Parang 4 against 10 yung nilista ko, yung Pulkachong, suka ng pansa, pinapaputi na ako ng Diyos. Ang galing kung paano niya na tahi yun sa maitim ang pagkatao niya, maitim ang buti, ewan ko parang ganun. Tapos yung pagsali ni Sixth Threat sa Donggala contract, congrats, hindi mo sila kilala, parang ganun. Ang kulit lang dahil siyempre kagaya ng 3GS na mas nabuo sila dahil sa tropahan. Although siyempre may mga crew din naman na nabubuo dahil talagang kumbaga parang networking siya na hindi, kahit hindi ka masyado tropa, pwede kayo doon magsimula. Pero astig na nakita ni Sheernan yung angle na yun. Tapos yung mic ko sa angle na ang ganda rin ng pagkakagamit niya, ng pagkaka-expose. So, sa ibang balita naman mga Lodi, Husky ipinaliwanag kung bakit nga ba matagal mag-upload ng mga laban ang Flip Top. Lahat nga ng Flip Top fans na hindi nakapanood ng live ay nag-aabang ng mga laban sa YouTube channel ng Liga. Sa naging live nga ni Husky sa kanyang Facebook account ay may nagkomento dito na isang fans na tila matagal daw di umano mag-upload ng mga battle ang Flip Top. Agad naman ito sinagot ni Husky at ipinaliwanag ang prosesong nangyayari sa pag-upload ng mga laban ng Liga. Ano? Hintayin nyo, ganito kasi yan. Papaliwanag ko lang. Para alam mo lang ha, di ba nalaman mo, share mo yung kaalaman. Ganito kasi sa Flip Top. Ibawa ngayong buwan, may event, may 8 laban. Tuwing kailan nag-upload ng Flip Top? Every week. O sa isang buwan, merong 4 na linggo. O kung weekly, 4 yung na-upload. O di may nakareserbang 4. Ngayon, pang next month yun. Diba? Tapos, dumating sa month na yun, may nagaganap na naman na bagong lineup. Halimbawa, 8 laban na naman. So, diba? Di kailan ulit i-upload yun sa next month. Diba? Yun. Kaya matapos muna yung lineup ng nakarang buwan. O yung basta yung nakarang event, bago i-upload yung mga ano. Yung ang kagandahan lang talaga, kaya pag live, sa isang gabi, pwede mo na mapanood yung 8 laban na yun. Diba? Kaya minsan, subukan mo rin manood ng live. Masarap sa pakiramdam. Mainip ka talaga, pero ganun, may mga proseso. O tulad niya, hindi pa na-upload yun sa amin. Kasi bukod dun sa lineup ng ng Pakusgan ay 7. 7 ba yun? O meron pang 1 minute yung mga aspiring natin na mga bagong pasok. O pwedeng magiging mga bagong MCs. Ina-upload yun yung mga laban na yun. O so pag naubos na yun, yun na, doon na papasok ngayon yung zoning na nangyari nung nakaraan. Pag naubos yung lineup na yun, nakapila eh. So yan, it takes time. Diba?
konting hintay lang, yun lang. Yun ang masasabi ko, eh, di yan. At dahil alaman mo na, sa mga ibang, ano, magtatanong, bakit matagal mag-upload ang flip-top? Kayong mga Lodi, anong masasabi nyo sa paliwanag ni Husky at sa komento ni Batas kay Shernan? Comment down below lang mga Lodi, atin yung pag-uusapan.